Television Network. Network. Sa likod ng mga problemang kinakaharap natin ngayon, nandito kami para pasayahin kayo. Pasyal tayo, libutin ng mundo, magawang kawak ng kamay, umigaw ng sabay-sabay. Pasyal tayo, limutin ng lungkot, wala nang alok pa sa kalye. Maayong hapon sa inyong tanan at welcome sa Pasyal Tayo. Ngayong araw na ito, ilan na namang destinations ang ating pupuntahan. Kagaya nga ng hindi natuloy na ipapalabas natin kahapon yung iba nating mga kaibigan sa Cebu. At bukod pa po dyan, marami pang iba. Kaya sit back, relax, and let's enjoy this 30 minutes of Pasyal Tayo. So in this lesson, we're going to be talking a little bit about phrases in business English. Now, you may be asking yourself, what's business English? It's simply a type of English that will be acceptable in a work environment, over an email to a colleague or a customer. So I'm going to show you five phrases in informal, everyday English that you may use with your friends or family. And I'm going to show you how to clean that up, polish it, and convey the same meaning in a business setting. So for this lesson, you're going to have on the left side of the board, five informal phrases. On the right hand, the polished business versions of the same phrase. So let's start with number one, let me know. Technically, you could use it in a business environment. You could say, could you let me know what time the meeting is? But again, a better, more polished way of saying the same thing is, could you inform me when the meeting is? I got your email this morning. Thank you very much. Or, more professional, I received your email this morning. Thank you very much. Tell me more. This one's important because you may say this often with a customer. Could you tell me more about what you're looking for? Could you elaborate on what you're looking for? Much more clean and professional. The last two kind of go together. So let's look first at can I. If you ask someone, can I, the true meaning is if you're able to do something. So if I say, can I drive your car? It actually means, can I actually drive your car? I'm not requesting you to lend me your car. The formal way to make a request is, may I? Moving ahead, you can use talk to in a business environment. But again, a much nicer way is speak to. So let's put these together. Say I need to speak with a Mr. Smith and I have his secretary on the phone and she picks up and I say, can I talk to Mr. Smith? I probably won't get the phone appointment. I probably won't get him on the phone. But I'll give myself a much better chance if I say, may I speak to Mr. Smith, please? So these are real simple changes, but if you put them into effect in your work environment, it can help you a lot. Beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
buhay. Ito ang bansang Hong Kong. Kilalang pasyalan ng mga turista. Nakilala din sa mga kung fu action movies. At isa sa mga bansang pinagtatrabahuhan ng ating mga kababayang OFWs. Pero alam nyo ba, may pinasikat din ang Hong Kong na snack? Ito ang bubble waffle o egg waffle na naging rank number 1 out of 100 na Hong Kong street snacks. Dito sa Pilipinas, ang bubble waffle di man ganun kasikat, ngunit unti-unti na rin tinatangkilik ng mga Pinoy. Dito sa Novaliches, Quezon City, nakilala ko si Annabel Agustin, dating admin assistant ng isang sikat na bake shop. Dati ako nag-work sa isang kumpanya for 10 years as admin assistant. Then last 2018, nag-resign ako. Then nag-stuck ako. Nag-rest ako for 1 year. So nag-start ako mag-business last September 2019. Kasi naisipan ko mag-negosyo kasi gusto ko matry na magkaroon ng isang ng sariling business na ako yung hawak. Dati kasi nung nag-work ako, so hinahawakan ko yung business ng boss ko. Then ako nag-organize. So ako gusto ko ma-feel na ako naman yung mismong mag-manage, mag-handle. May dating food cart business si Annabel, ngunit humina. At dahil nga pandemya, ay naisipan niyang mag-online business. Sa ngayon kasi, di ba, nasa pandemic tayo. So, yung food is basic need talaga ng mga tao. So, nakita ko rin na yung online food selling is talagang napaka-uso ngayon. So, yung kaya, and then, hilig ko rin naman magluto. Then, mag-experiment ng mga food. So, yun, naisip ko na. Pinakita sa atin ni Annabel ang kanyang Pinoy style na bubble waffle. Kung saan ang toppings na nilalagay niya ay queso, ham, hot dogs, at tsokolate. Paano naman gawin ang bubble waffle? Una ay gumamit ka ng pancake batter mix. Lagyan mo ito ng itlog, malapot na gatas, at haluin mo hanggang maging smooth ang mixture. Matapos nito, ay i-ready natin ang unique bubble waffle machine at lagyan ng margarine para di dumikit ang ating waffle. Ilagay ang butter mix at pag medyo kumulo na, ay ilagay na ang inyong choice of toppings. Pihitin ang waffle maker para mabuo ang shape at pagkatapos ng ilang minuto, ay tapos na! Dito, masasabi na din natin na family business ito kasi bukod kay Annabel, ay kasama na din niyang gumawa ng waffle hanggang sa pag-package ang kanyang anak na si Mark at girlfriend ng anak niya na si Christine. Good morning to everyone. Ako po pala si Annabel Agustin. Ako po ay nag-online food selling ng mga sumusunod ng waffle, bubble waffle, and clubhouse sandwich, and cream cheese con yellow. Sa mga gusto pong umorder, don't hesitate to contact me sa 0929-296-7805 or message me at Bell's Friends on FB. Thank you. RT-PCR, you have a pre-contagious measurement and a post-contagious measurement, but that's not harmful, right? What you want is contagiousness. Are you contagious at this point of time? That's what antigen testing is. We measure exactly how much virus you have at that point in time. RT-PCR is really for research, for novel viruses. It is used to detect new viruses, not for diagnostics. It takes 8 hours in the laboratory to do an RT-PCR test. Antigen, 15 minutes. I hope that the government uses antigen for this surge. It's fast, which you need speed, and you can afford it. You can do mass testing or decentralized testing. Huwag matakot magpa-test. Ito ay para sa atin.
labanan natin ang COVID-19. Ngayong panahon ng tag-init, ilang mga kababayan natin ang umisip ng makabagong timpla sa mga nakagisna nating mga pamatid-uhaw. Isa na nga riyan ang mga konyelo na desserts, kagaya ng saging konyelo at mais konyelo. Pero dito sa Novaliches, may kakaibang twist ang kanilang konyelo na dessert dahil nilagyan nila ito ng sariling timplang cream cheese. Favorite ko kasi yung cream cheese than cheesecake. So, since mainit ngayon and summer, then also yung mga halo-halo, nag-try akong mag-experiment na ilagay sa kunyelo yung cream cheese. So, tinikman ko, then nasatisfied ako sa lasa. Doon, trinay kong i-online food selling. Then yun, nag-click naman siya. Maganda na ikaw yung gumagawa ng cream cheese mo. At least mapaglalaruan mo yung flavor, mapaglalaruan mo yung lasa na at matitigman mo yung sarili mong gawa. Pinakita sa atin kung paano ginagawa itong cream cheese konyelo. Una ay, ilagay sa baso ang inyong mga gustong prutas, kagaya ng saging o strawberry. Matapos, lagyan ito ng gatas, sago, at lagyan ng ginagad na yelo. Matapos, ay lagyan muli ng fruit toppings para mas masarap. At ang pinakahuli ay ang special cream cheese. Sarap! Alam mo, sobrang nagko-complement yung tamis ng strawberry and yung kaunting alat ng cream cheese. Kaya, sobrang sarap. Grabe, itry niyo. Sumunod naman ay nagpunta tayo sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City, kung saan tapioca desserts naman ang ating sinubukan. Dito, fresh fruits talaga ang gamit nila, kagaya ng mangga, avocado, melon, at walang halong flavorings kasi mas natural daw, mas masarap. Nag-start po kami kasi yung sa mga handaan, na lagi namin ginagawa sa mga handaan po yung tapioca na yan. Hanggang sa lahat ng kamag-anak po namin, nasarapan. Kasi ibang-iba po kasi siya sa ibang mga na gumagawa na medyo malamang ganun, sorry po. Yun, kaya bakit nag-isip po kami na bakit hindi po namin gawing business yung tapioca chills. Tapos, ayun, hanggang sa naging business namin, nag-start kami sa maliit na puhunan, hanggang sa naisipan namin na i-online, hanggang sa nagkaroon kami ng mga tea seller dyan sa Tapioca Chills. Single mom si Veronica, at ito daw ang isa sa kanyang sandigan para mabuhay niya ang mga anak niya. Sa ngayon po, as a single parent po ako, single mom, mas nakatulong po siya sa akin sa pang-araw-araw na mga pangangailangan. Kasi kapag kahit masabihin mo, na yung iba kasi pag nag-business, ay, ang liit lang ng puhunan nito, ganyan. Pero ako, nagpupursigi ako para sa mga anak ko. Kasi yung mga anak ko kasi yung inspirasyon ko dito sa pagbibusiness ko na ito. Pinakita sa atin ni Veronica kung paano gumawa ng tapioca dessert. Una, maglagay ng fresh fruits sa isang container. At pagkatapos, ay lagyan naman ng gulaman at sago. At ang pinakahuli ay ang pinaghalong gatas at cream. Actually, masarap siya.
unang-una malalasahan mo yung creaminess and at the same time, yung melon, yung tamis ng melon at yung tamis ng gatas, yung co-complement with one another. Nagbigay naman din ng mensahe si Veronica sa mga gustong magsimula ng ganitong online business. Pagplanuhan pala bago ka magsimula sa business. Hindi agad yung pag nagsimula ka ng business, okay na, yun na, lahat na, nandyan na lahat. Dapat lahat yan pinagpaplanuhan. Huwag silang matakot na sumubok o sumugal sa ganitong klase ng business kasi paano ka, lalago kung may takot ka. Kailangan harapin mo yung takot mo sa lahat ng bagay na ganito. COVID-19, tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimog-mog og init na tubig. Medyo init ka tubig ang imnon, paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga. Pag-ubo o kaputas, suod sa upat ngadto sa lima kaadlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init na tubig. Oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig. Ehersisyo sa paghinhawa. Estado nga gikinahanglan ng muadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung muabot na gani o 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. So in this lesson, we're going to be talking about phrasal verbs. You may be asking yourself, what's a phrasal verb? It's a short verb such as go, get, give, followed by a preposition, in, out, above, okay? Most phrasal verbs have non-phrasal synonyms, so you actually don't need them to express yourself so much in English, but you will need to know them because native speakers will use them with you. So in this video, I'm gonna give you 5 phrasal verbs. That's gonna be on the left-hand side. On the right-hand side, they're non-phrasal synonyms. They're equivalent. Carry out. I need you to carry out this assignment by Thursday. Or you can say, I need you to do this assignment by Thursday. Next example, keep up. I need you to keep up with the memos that have been coming out every week. Or I need you to stay up to date with the memos that have been coming out weekly. Hand in. I need you to hand in your sales figures for the week. Or I need you to give me your sales figures for the week. Scale down. We need to scale down production. Or we need to reduce production. Back up simply means to make a copy of something. I need to back up my files or I need to make a copy. So neither way is better or worse than the other, but you do need to understand both to effectively communicate in English. Ano guys, nag-enjoy ba kayo? Kung meron kayong mga comments or suggestion, mag-text lamang kayo sa mga number dito sa screen. Samahan niyo kami ulit bukas, same time, same channel. Dito lamang yan sa Magsuri-suri ta. Pasyal kayo! Susunod na po ang Sairi 47 para sa maiinit na balita. Lasan, upitin ng kaligasan. Pasyal tayo.
hawak ng kamay. Sumigaw ng sabay-sabay, pasyal tayo. Limutin ang lungkot, wala nang ngalo pa sa kalye. Tayo na sa aming biyahe. Mga kababayan, naaba mo'y ipahinungod o gusto i-shoutout diha? Pagpadala ug mensahe o video sa ato ang official Facebook page nga nakasulat sa screen ug ato nang ipasalida diri sa Magsuroy-suroy ta. Pasyal tayo!